kabataan, kahit mga bata, kilala nila ang Diyos. Amen! Kasi sa school pa lang, pinag-aaralan na natin eh, kilala sa atin ang Diyos. But, kilala nga natin ang Diyos, pero wala tayong kamalay-malay, ano mayroon sa kaharian ng Diyos? Ano mayroon magandang plano ang Diyos sa buhay ng tao? And we know God, but we don't even know the word of the Lord. Kaya wala tayong sinusunda na daan, kaya tayong lahat ay nagsayayan. Kaya tayong hanap ng reliyon, ito, maganda dito, ganito ako, dito na ako mamamatay, ay dito na ako nabuhay, dito na ako mamamatay. You know, church, dahil nga sa paghahanap ng tao sa Diyos, pero kahit kailan, hindi niya matagpuan yung tulay na kaugnayan niya sa Diyos because there is no Holy Spirit na nagpapaunawa nga ng mga bagay mayroon sa Diyos. But glory to God, hindi na nilayaan ang Diyos na matagalan pa yung paghahanap natin sa Kanya. Siya mismo ang gumawa ng paraan. The very second plan of God, siya mismo ang gumawa ng paraan. Nag-anyong tao ang ating Panginoon Jesus. Kung titingnan niyo, babae ang ginamit ng demonyo para masira ang covenant ng Diyos sa tao. Pero tingnan niyo rin, babae rin ang ginamit ng Diyos para ma-restore yung relasyon ng tao sa Diyos. Pero hindi natin sasambahin si babae. Kaya si Mary po ay ina ng ating Panginoon Jesus sa lahat. Siya lang ang ginamit ng Diyos para ang ating Panginoon Jesus na doon sa trono ng Ama ay nakaupo. Pinahitulog ka ng Diyos sa magkatawang tao para tayo tumusin sa ating mga kasalanan. For us to be restored sa ating relationship sa Panginoon. But I tell you, church, ang lahat naman na nakakatanggap ng restoration na yun, yung nagko-confess na si Kristo ay Diyos at si Kristo ay namatay sa cross at siya ay tinubos at siya ay nabuhay na mabuli dahil sa kanyang mga kasalanan. Amen. Napakarami pong tao ngayon, they know God, pero ligaw sila. Mayroon silang religion, pero wala silang relasyon na tama sa Diyos. Kaya ang ating bansa po ay dumadanas ng iba't ibang uri ng salot because of religious mindset ng tao, but not righteous in the eyes of God. Panahon na, mga kapatid, mga mahal kong magulang, para maunawaan natin na ang unang relasyon ng Diyos ay ang magandang relasyon ng tao sa Kanya. And now that you all got to the kingdom of God, alam niyo ba yung Espiritong tinanggap ninyo? Sabi ng aklat ng Romans chapter 5, the Spirit that you have received is the same Spirit that raised Jesus Christ from the dead. My Jesus. Oh! Hallelujah. So that's it.
panikod ka kay Kristo, diyablo ang pupulot sa iyo. Mga kapatid, marami kasi nananampalataya ko, ay, may mga kausap. Dati ako dyan, kaya lang, ayaw ko na eh. O bakit? Hindi mo na mahal ang Panginoon, hindi eh. Nalikla ang sarili ko, ay lang, kaya hindi mo pinagpapatuloy ang pananampalataya mo kasi hindi mo naisindihan kung sino yung Diyos na nilapitan mo. But I still mature if you only know who really God in your life. Kung alam mo lang at kilala mo lang kung sino ang Diyos na pinagsubukan mo ng buhay, hayaan mo magtanong ang Espiritu mo